counseling ko lang po sa inyo ng maayos kung ano po yung hub. Ang hub, siya po yung pinaka-latest na uso po ngayon dito sa InGlobal. Siya po yung unit ng isang condo na doon po nagsasama-sama lahat ng mga distributor at doon po sila sabay-sabay humahata. Kaya tara, isama ko kayo sa isa pang ulit na hub na pupuntahan ko. Seryoso ako doon sa pinag-usapan natin. Hindi ako marunong makalimot pag ganyan. Kaya binibigyan na kita ng tip. Dalawa lang yan. It's either mag-quit ka, sabihin mo hindi mo kaya, or ipapahanap talaga kita. Ever since ito yung nature at ugali ko, kaya huwag ka magbibitaw sa akin ng salita ng hindi mo, kasi tatak sa akin yun. Naging sobrang practical lang ako na ang dami kong mga nangyari din sa akin na nare-realize ko na hindi naman nakakatulong. Kung hindi nakakatulong, hindi ko na ginagawa. Maninisi ka, magdadrama ka, magtuturoan pa kayo, nakakatulong ba? Pag hindi, hindi ko na siya ginagawa. Ano yan eh, matututunan mo na sa panahon, hindi mo matututunan ng isang araw. Parang pagluluto, malalaman mo kung anong technique, tapos magkakaroon ka, susunod yan, di ba? In every problem, meron siyang golden ideas na nakatago. Example, pag nagluluto ka at masyado kang balanggado, ibig sabihin, tama ba, naiintindihan yung balanggado, or hindi naman ka Bicol yun, di ba? Bicol ba yun? Bicol yun. Masyado kang misorganized or unorganized. Okay, now, pag nagluto ka at masyado kang unorganized, ang dami mong time na i-spend, nasa na yung ganito, nasa na yung ganito, nasa, dadating sa point na magbabad trip ka sa sarili. Sa sobrang bad trip mo, magiging organized ka. Kaya ganun din ang pag-network, marami kayo magiging downfall, marami kang magiging failures, pero end of that failures, end of that downfall, meron lesson na ituturo sa'yo na makakatulong sa'yo pag-network para mas maging maayos. Ako dati napaka-organize ko ng ano, nang nag-network ako, may sarili akong bag na nandun yung mga gamit ko. Para pag saan tayo, apin, hato tayo, ito bunot ko. Parang sa military, yung may sarili silang bag kasi para organize. Pansin mo lahat ng successful na tao at lahat ng obsessed sa ginagawa nila. May sarili silang shoes, may sarili silang forma, may sarili silang bag, may sarili silang ganun. Pag gusto mo talaga yung ginagawa. Kaya you very need to be organized. Take note ah. Sobra tayong ina-appreciate natin sila Lebron, yung mga magagaling. Pero, grabe din ang disiplina nila. Even food, disiplinado sila. Even tulog nila, disiplinado nila. Even si Pacquiao, meron siyang tinatawag na nutritionist. We want to earn or we want to at least maging successful na katulad nila. Pero ayaw natin magkaroon ng disiplina, hindi siya nagpapantay. Kaya dapat may disiplina ka. Paghataw mo, pagising mo, tulog mo, yung pagkain mo. Dapat lahat. Pag nagkaroon kayo, dun ka na magkakaroon ng edge sa lahat ng kasabay mo sa network. Kasi kung mag-compute mo, di ba? Kaya nga, ako, cellphone ko. Ano nga ba cellphone ko? Ano sa inyo? Walang password. Bakit wala siyang password? Sayang ng oras, kaka-compute. Ako natatawat, pasensya na po sa grabe yung password nyo. Ha? Ilang times mo yan sa isang buwan? Sa isang taon? Gaano karami yung oras ang sayang dahil lang sa password? Yan mga maliliit na bagay, pero nakikita ko yan. Kasi ako gusto ko i-maximize ng sobra ang 24 hours ko. Ayoko may nasasayang na oras. Ang mahirap, hindi nagagamit ang 24 hours na tama. Ang mayaman na ma-maximize. Ang mas mayaman sa mayaman, ang 24 hours nila dumadami. Paano? Katulad sa akin, paano ko napapadami 24 hours ko? Just imagine, may kailangan certain numbers of energy para ibigay sa goals mo, para yung thought form maging physical form. Pansin mo, Ruling. Nakita ang tao, nagsisigaw, galit na galit. Anong tendency ng mga tao dumadaan? May nakita kang grupo, ang kukulit, tawanan ng tawanan. Anong tendency mo? Lalapit, anong pinag... If you're a positive person, lalapit sa'yo mga tao. If you're a negative person, lalayuan ka naman. Kaya ayusin nyo yung energy na tinatapon. Kahit verbally, hindi siya naririnig, pero sa energy, nararamdaman siya. Kaya kung gusto nyo na mas lalong dumami directs nyo, gusto nyo na lalong lumaki grupo nyo, dapat positive vibration ang tinatapon. Kasi maa-addict sa yung tao. If you have a positive vibe, gustong-gusto ng tao dikit sa'yo. Doon lumalaki. Now, kung hindi mo mabibigay yung lahat ng energy nyo, hindi siya lalabas. Kaya sinasabi nilang laser light focus.
Ang problema sa lahat ng tao na hindi nila nakakuha ng goal, isa lang naman eh. Ang dami nilang goal. Magkaroon ka lang ng isa, dun mo na itatak MC July. Tapos araw-araw sabihin mo, I am MC. I am a millionaire's club. Araw-araw mo. Hanggang maging normal sa'yo. Kaya diba sinasabi nga nila, yung mga tao nakakuha ng pangarap baliw. Kasi nga talagang sobrang obsessed. You need to be obsessed. Kasi kung gusto mo lang, it's not enough eh. Kasi pag gusto, pwede kang tumigil. Pero pag obsessed ka, hindi ka na marunong makinig. Wala kang ibang gagawin. Ito goal ko, ito lang. That is obsessed. Kaya yun ang gawin mo. 100% kuha mo yan. Ang dali lang yan. Ano pa? Sa akin, pinaka number one lang naman, dulo at maghihigupan na ng lahat. Hard work. Wala naman iba eh, kasi if you hustle, pag humataw ka, dun ka magkakaroon ng napakaraming iba't ibang klaseng lesson, dun ka pa rin din matututunin strategy na comfortable para sa'yo at bagay para sa'yo, at dun ka na mas mag-a-accumulate ng iba't ibang duplication na maiintindihan mo. Walang perfect rule per person. Yun ang gusto kong maintindihan ninyo lahat. Why? Magkakaiba kung saan tayo komportable. Magkakaiba kung ano yung gusto mo. Katulad sa akin before, ang aim dati puro matatanda. Ako yung nag-iisa halos sa Bicol na grupo ng aim before na puro bata. Mas gusto ko yung bata mga kasama kasi nga energetic. Ang sasagawa kasama ng matatanda, ang daming nararamdaman. Diba kaya dati hindi man ako nag-focus sa may mga sakit? Kasi ma-recruit mo man, di man makahataw kasi may nararamdaman. Di naghanap ako ng mga same frequency na gusto ko na bata, palainom, palagimik. Doon yun. Kaya regarding sa tinatanong mo, pinakadulo dyan kung gusto maging successful sa online, maliban sa paghahassle, stay. Magstay ka na at least 3 to 5 years na yun lang ginagawa mo at wala nang iba. It's automatic na magiging magaling ka sa ganyan na field. Ang networking at first will be underpaid halos, but in the end,